na tinaguriang The Great Santa Cruz Island. Bumisita din po doon ang aming kasamang si Kenneth Kyle Paciente at narito ang kanyang pagsilip sa isla. Sampu hanggang 15 minuto ang biyahe mula sa sentro ng Zamboanga City gamit ang bangka. Sasalubong sa iyo ang malaparaisong lugar, ang The Great Santa Cruz Island. Isa lamang ang islang ito sa mga pangunahing tourist spot sa Zamboanga City. Mabibighani ka sa angking ganda ng isla dahil sa lungti ang kulay ng tubig nito at sa malapulbos nitong buhangin. Kilala rin ang isla ng Santa Cruz bilang The Pink Island at ang dahilan niya yan ay ang mga corals na ito. Dahil kapag namamatay ang mga ito sa ilalim ng dagat ay naiaalog ito sa dalampasigan at unti-unting nagkakahiwa-hiwalay at nagbibigay ng pinkish white effect sa isla. Ang mga bumibisita rito, enjoy na enjoy sa pagtatampisaw sa tubig at syempre, hindi mawawala ang kanilang pagsiselfie at groupie. Ang ilan, dumayo pa mula sa Kamaynilaan para bisitahin ang isla gaya na lamang ni Rose. Anya, ibang-iba ito kumpara sa mga napuntahan na niyang beach. Mas okay ito kasi hindi siya masyadong matao. Unlike sa like Boracay. Ang ibang first-timer, di maiwasang mamangha sa ganda ng lugar. Sure, kung first, babalik talaga kami dito. Sa isla rin ito, makikita ang lumang sementeryo ng ating mga kapatid na Sama, Bangingi at Badyaw. Mapapansin na sa kanilang mga puntod ay may mga bangka dahil naniniwala ang mga ito na bangka pa rin ang kanilang sasakyan patungo sa kabilang buhay. Ayon pa sa pamunuan ng isla, plano pa nila itong pagandahin para lalo pang dayuhin ng mga turista lalo na ngayong summer. Well, marami tayong plano na para mapaganda pa lalo yung Santa Cruz Island. But these are low impact developments na hindi tayo pwede mag high impact. Initially, meron tayong mga ginawang plano tulad ng magkakaroon po dito ng mga restaurants. Pero restaurants most likely will not be allowed para lutuin yung foods nila dito. No, dapat luto na pas o luto na pagdating dito kasi to avoid natin yung carbon footprints na tinatawag natin, no? Yung releases ng carbon dioxide sa area po. At meron pa tayong pinopropose na bago yung ating crab house na kung sa community po ang maging mamanage, no? That will give pave the way for the community also to have some livelihood opportunities. Para sa mga nais bumisita, huwag mag-alala dahil pasok sa budget ang pagpunta sa The Great Santa Cruz Island. Nagkakahalaga lamang ng 1,200 ang bayad sa bangka, papunta sa isla at pabalik sa sentro ng syudad para sa 20 katao. At may entrance fee na 20 pesos para sa mga matatanda at 10 piso naman para sa mga chikitin. I need surf, cause it's killing me. Para sa PTV News, Kenneth Paciente, Zamboanga City. Bahagi na ng kabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dating hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Roy Simatu. Itong kinumpirma ng Malacanang kasunod ng pagkakabanggit ni Pangulong Duterte ng salitang secretary, bagong pangalan ni Simatu sa kanyang talumpati sa Palarong Pambansa 2017 sa Antique. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Simatu ay magiging special envoy ng Pilipinas para sa mga OFW refugees. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang state visit sa Middle East na magiging parte ng kanyang gabinete si Simatu at kampante itong magagampanan nito na maayos ang binigay na posisyon sa kanya. Si Roy Simatu po ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1970 at nagsilbing Chief of Staff ng AFP mula Mayo hanggang Setyembre noong 2002.